Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's diretso na tayo, pag-usapan natin ha. Itong interview ni Boss Toyo dito kay Andrew Illana. Kasi dito sa interview, inilabas ni Andrew Illana yung dahilan niya kung bakit niya naibenta yung painting na ibinigay sa kanya ni Henyo Master Joey De Leon. Kasi nabatikos si Andrew Illana rito eh, at marami nagsabi na wala siyang kwentang kaibigan. Kaya naman ito, sa tulong ni Boss Toyo, nagpaliwanag itong si Andrew Illana. Pakinggan natin ha, hindi ko napapakita sa inyo yung video. Baka tayo maka-copyright eh. So, pakinggan lang po natin yung kanilang kwentuhan. Sir Andrew, kasi mo namin. Kapag kwentuhan kasi namin kanina, natuwa ako, parang ang galing ng storya. Saan ba nagsimula? Bakit mo nga ba binenta yung painting ni Sir Joey De Leon? Aside from the reason, ay hindi, yung simula nung reason, ano ba ang dahilan? Diba sabi mo nga kasi, sa inaanak ni Joey. So, totoo yun, dahil yun sa anak ni Sir Anjo. Pero diba yung kwento pa nun, ang kwento na napakasakit naman talaga. Ayoko na sa akin manggaling. Sir Anjo, ano sabi? Anong sabi? Kasi sabi sa akin, anong larason mo sa boarding house ko na wala ka pang sweldo? Siyempre, masakit sa batay, diba? Pero, kapag hindi mo mabigay, kasi anak mo, kailangan bigay mo lahat eh. Sa responsibilidad, dahil na pag-aaral. Pag-aaral. Masama loob ko nung gabi, kasi hindi ko mapagbigyan nung araw na yun. Nahulog sa tuktok ng ulo ko. Yung painting ni Joey. Ang sakit pa eh. Oh, sabi ko, ano yun? Pagkita ko, kinilabutan ako kasi yung picture ni painting ni parang parang sinasabi ni painting, hindi ko naman sinasabi ni parang Joey, parang sinasabi ng painting, ito solusyon, tapos naalala ko yung sinabi mo lang yung sabi, baka may mga memory bindas dyan, sige talaga doon ko na 1+1 pero eksakto, kasi ninong si Sir Joey, nung inaanak mo nung nangalaan si baby girl mo. Correct. Bilang nabaksakan ka yung baby. Tsaka dun sa mga nagsasabi, parang pinaliwala ko yung pagkakaibigan namin. Una-una, anak ko yan. Diba? Siyempre, gagawin mo lahat para sa anak mo. Pangalawa, malalim ko yung pinagsamahan namin yung parang Joey. Hindi na mabubura yun sa hindi na para sa isang painting na hindi para sa isang painting na kadahilan naman talaga. Oh, alam mo, kahit naman ako, kailangan. Kung ano yung nandiyan. Saka, natuktokan ako eh. pero although, kailangan pagbigay talaga, syempre, higit natin yun. Oh. Diba, nandun talaga yun. Pero kasi, meron din naman na katulad nga niya, may ganun talagang bagay. Eh, sakto pa naman. Sakto eh. Hindi naman biro sa Melbourne yung pagpapaaral siya, pagpaport. Diba? Magkano siya. Diba? So, yun lang. So, gusto lang dinawin. Pero napaganda ng kwento ko. Yun yung ano. Alright, so yan mga kababayan, yung ano, yung kwentuhang sabi nga ni iba, kwentuhang barbero ni Boss Toyo at neto ni Toyo ni Andrew Illana. So ang dahilan daw kaya naibenta yung painting, unang-una syempre nangangailangan itong si Andrew Illana. Kailangan niya nga suportahan yung pangangailangan sa pag-aaral ng kanyang anak. Syempre bilang ama, talaga namang responsibilidad nating suportahan ang ating mga anak. Lalong-lalo na sa Melbourne, Australia. Aba, kung dito lang sa Maynila yan. Okay lang eh, pero sa Melbourne eh, kumbaga yayamanin. Yayamanin yung eskwelahan ng anak niya. Ito kinakailangan niya ng malaking halaga. Ang kailangan niya nga, 600,000 eh, kasi yun yung una niyang asking. Pero pagdating sa dulo, 160 na lang. So, ang laki nung nabawas dun sa gusto niyang perahin dun sa painting ni Henyo Master Joey De Leon. So, yun ang pinaka-main reason. Yung pangangailangan ng anak. Pero meron pa raw isang dahilan na nag-udyok sa kanya para ibenta yung yung painting. Kasi parang meron daw kakaibang puwersa. Meron daw pangyayari na talagang nag-udyok sa kanya.
na ibenta yung ano, yung painting. Kasi nga daw, yung painting daw, hindi natin, hindi naman niliwanag kung nakahiga ba siya, nakaupo ba siya. Basta bumagsak na lang daw sa ulo niya yung painting eh. So pagbagsak, aray. Sabi nga niya, hanggang dun sa interview, masakit pa rin daw yung ulo niya eh. Gano'n ba kataas yung painting? Kasi yung painting, ang liit-liit lang eh. Di ba, maliit lang yung painting. Siguro ang gaan-gaan lang na. Hindi naman kagaya na itong painting na to na solid yung kahoy na pag nabagsakan ka talaga, dugo ulo mo eh. Ayun, maliit lang. So, maliit lang yung frame noon. Hindi naman, alam nga naman nga, ang liit-liit nung painting, tapos yung frame noon masyadong malaki. Hindi naman ganun. Siyempre, dapat yung weight nung frame is proportion dun sa ano, sa laki nung painting. So, maliit lang yung painting. So, siguro, hindi naman ganun kabigat yung frame. So, kung sakali mang bumagsak yung painting at nabagsakan yung ulo niya, hindi naman siguro ganun kasakit yun, nakatulad nung inaarte niya na ilang araw na nakalipas masakit pa rin. Gano'n ba kataas yung painting? Nasa ba nakalagay yung painting? Diba usually, mababa lang naman yung pinaglalagyan natin ng painting. Di naman sobrang taas. Masakit yun kung galing sa bubong yung painting at tumama sa ulo mo. Pero kung nakasabit lang yan at ikay nakaupo at bumagsak dyan, sabihin natin medyo masakit, pero hindi naman gano'n na ilang araw na masakit pa rin. Pwera lang, kung tumusok yung painting sa ulo mo, eh hindi na ano yun, hindi na yun na aksidente, mukhang sumpa na yun. Mukhang sinasadya na ng tadhana yun, matusok yung ulo mo at dumugo. Wala namang gano'n eh. Di ba? So, yung sinasabi niya na natuktok yung ulo niya, yun daw ang isa pa sa dahilan kaya ibinenta niya yung painting. Galit daw yung painting sa kanya kaya ibinenta niya. So kawawa naman itong painting. Pati yung painting nasisi. Kumbaga kaya ibinenta dahil kasalanan ng painting. Kasi bumagsak sa ulo ni Andrew Iliana kaya naisipan niyang ibenta. Tapos ano raw, ano sabi nila ni Bustoyo? May Toyo ata itong dalawa na ito. Sabi, ano raw, nagpahiwatig daw yung painting na siya ang solusyon dun sa problema ni Anjo Iliana. So, yung painting na mismo ang nagpahiwatig. Ibenta mo na ako. Kaya daw natuktukon si Anjo, ibenta mo na ako para matulungan ko yung anak mo, para maibigay mo yung pangangailangan ng anak ko. So, yun yung kwento ng dalawa. Na nagkakasundo naman yung dalawa. Hindi ko maintindihan kung anong klase mga ano to. Tama-tama lang yung pangalan ni Bustoyo eh. Tapos, ito namang isa. Lumalabas para may Toyo din. Dahil oo lang siya ng oo dun sa sinasabi ni Bustoyo. Nako, ano ba naman to? So, yun po yung ano, lumalabas na kwentong barbero na dahilan daw kung bakit ibinenta ni ano ni Anjo Iliana yung memorable na painting na ibinigay sa kanya ni Henyo Master Joey De Leon. Wala na tayong magagawa, mga kababayan eh. Hindi lang pala ano eh, hindi lang pala pangangailangan yung ano, yung dahilan. Kundi may ibang puwersa. Parang puwersa ng kadiliman na nag-udyok at nagbigay ng sinyales para itong painting ni Joey De Leon ay ibenta ni Anjo Iliana. Delikado na. Kapag ganyan, ako, yung painting na mismo nagbibigay ng hudyat sa'yo, ibenta mo ako, ibenta mo ako. Ayaw mo ako ibenta, tutuktukan kita sa ulo. Kapag ganyan na po, ako, mahirap ng kalabanin niya. Baka kung hindi niya binenta, baka sunod na kwento niya, lumilipad yung painting at tumatama sa mukha. Para lang maibenta at maging solusyon doon sa problema niya. So yan mga kababayan, yung nakakatawang kwento niya itong mga may toyo. Sinisi pa yung painting eh. So ito pa mga kababayan, na walang ano, wala siyang sinabi na may go signal si Joey De Leon. Kasi sabi nung iba, naman nagko-comment. Iba ka naman merong ano, merong go signal si Joey De Leon na ibenta yung painting. So wala pong sinabi diyan.
tagal nila lang kwentuhan, mahigit 3 minuto, wala pong sinabi na may go signal si ano, si Joey De Leon na ibenta yung painting. Parang ang nagbigay ng go signal ay yung painting mismo. Yung painting mismo, hindi si Joey De Leon ang nagbigay ng signal na ibenta siya. Wala na maisip na dahilan. Bahalan Joe. Nakakatawa na lang. Pero nako, ito mga kababayan, tama naman sinasabi ng iba. Wala naman tayong pakialam kung ibenta yan ni, ano, ni Anjo Illana. Kasi ibinigay na sa kanya eh. Uy, bahala siya kung dispose niya o ibenta niya, mag-ibento siya ng dahilan para ma-justify yung kanyang pagbibenta. Eh, nasa kanya yon. Wala na tayong magagawa doon. Hindi na po natin dapat pakialaman. Eh, unang-una, hindi naman natin pinakikialaman eh. Sinasabi lang natin yung nakita natin dun sa aksyon na para bang binaliwala niya yung pagkakaibigan. Kasi iba-iba po kasi ano ng tao eh. May mga tao na hindi nagbibigay ng halaga sa mga bagay na binigay sa kanila ng mga kaibigan nila. Katulad ni Anjo. Oh. Meron namang iba na talagang sobra-sobrang mag-ingat dun sa mga bagay na ibinibigay sa kanila ng kanilang mga kaibigan. Meron mga taong ganun. Iba't iba po kasi ang tao eh. Iba-iba ang ugali ng tao eh. So, siguro si Anjo napabilang lang dun sa mga taong hindi masyadong nagbibigay ng halaga dun sa mga bagay na ibinibigay sa kanya ng mga kaibigan. So, kumbaga eh, pangit ka banding. Yung mga ganong klaseng tao, huwag niya nalang bigyan. Diba? Kasi pagdating ng araw, ibibenta rin pala. Huwag mo nalang bigyan. Bigyan mo nalang ng pera. Baka mas kailangan niya pera kaysa dun sa mga ganong klaseng bagay. Diba? Kaya susunod na akong kaibigan niyo to, it's pera na lang ibigay ninyo. Mas makakatulong pa. Kasi sasama lang loob ninyo eh. Bibigyan niyo ng cellphone. Bigyan niyo ng painting. Mabigyan mo ng mga gamit. Huwag nyo nabigyan ng ganun kasi sasama loob nyo kasi pag naibenta sasabihin niya, nabigyan nyo ng rep. Oh, baka sabihin niya, naku, naibenta ko yung rep. Bakit? Kasi naglalakad ako, bigla akong binangga ng rep. Kaya ibinenta ko na, nagpahiwatig sa akin yung rep, naibenta ko na siya. Pero yung naglalakad ako, biglang bumukas yung pinto, humumpas sa mukha ko. So, nako, yun lang mga kababayan. Mga ganun, huwag nyo nabigyan. Pera, perahin nyo na lang. Baka mas nangailangan siya ng pera. At dun sa mga ano, sa mga tao naman na nagbibigay ng halaga sa mga binibigay sa kanila ng kanikanila mga kaibigan, eh nako, bigay pugay po sa inyo. Dahil alam nyo, napaka ano po eh, napaka importante kasi nun. Yung pahalagahan mo, yung bagay na binigyan ng halaga ng nagbigay sa'yo. Di ba? Kagaya na ito mga kababayan, bigay sa akin ni Nanay Christy Fermin yung painting na to. Hindi ako, pupunta sa ilalim nito. Kasi baka bumagsak sa ulo ko, ibenta ko to. Sabi mo eh, bumagsak sa ulo. Ang sakit daw. Saan kaya galing yun? Saan kaya nakasabit yung painting na yun? Kasi yung painting na gano'n na maliliit, hindi mo naman ilalagay sa sobrang taas yun eh. Minsan nga, baka nakapatong lang sa lamesa yun eh, di ba? Ewan ko, bahala. Bahala sila toyo. Para sa man sila may toyo.